Hello guys! Magandang araw sa inyo. Ngayon po tayo uli ay magpapatubo ng ating bulba mushroom sa bed. Ito po ang aming bed. Ayun naman po yung aming mga gagamitin. Ito ang aming binhi. Ito yung aking dahon na gagamitin. Ayan, natali-talian ko ito. Ayan, para kumpak na kumpak siya. Magandang pagtubo ng ating mushroom. Tapos ito ang ating gagamitin na pang cover. So, binili po namin. Ano tayo ng para sa paa ng ating bed para hindi akyatin ng anay at saka langgam. Kasi kapag inakyat na ng anay at saka langgam yung ating bed, wala na, nakakainin na nila yung binhi. So ilalagay natin to doon sa paa ng ating bed. Tara. At siguruduhin yung hindi nakadikit yung plastic dito sa ating sa paa niya kasi aakyatin din ng langgam. Tapos talagyan na lang natin yan ng tubig. Tubig na may asin. Okay. Tapos ito ang ilalagay natin sa baba. Ayan, dito. Okay. Ayan. Lalagyan natin siya ng sapin para hindi sisino yung init sa ilalim. Depende kung ano yung gusto nyong gamitin, pwede rin pong plastic. Okay, ayan. Ayan na. Lagyan natin ng awang dito sa gilid para kapag tutubo yung ating mushroom, hindi siya tutok sa cover na plastic.
So, ito ang ating magiging pagkain ng ating mushroom. Decomposted na po yan na goat manure. Pero hindi natin ipapatong dyan yung ating binhi. Ilalagay lang natin siya sa tabi ng binhi. So, ito yung ating binhi. Ilagay na natin. Ang binhi natin, ilalagay lang natin siya sa gilid. Dito natin siya ilalagay, guys, ha? Titignan natin kung mapaparami bang mamunga kapag binunitan natin siya ng manure na pataba. Ito, papatungan natin ulit ng dahon ng saging. Ayan, basta sundan nyo lang po yung step hanggang sa mapuno po dito, hanggang dito yung ating bed. Ayan, magandang araw, guys. Ngayon, i-update ko kayo doon sa ating bed ng ating kabuting saging. So, ano na ba ang itsura ng ating bed? So, ayan po yung top. May mga ano na siya. Marami na siyang pinheads. Ayan. Tapos ito yung mga bunga po niya. Oh. Ayan na, guys. Malalaki na po siya. Yung iba. Ayan yung iba. Oh. Ayan po. Kaya natin kunin ito. Ayan. So, kapag pang market lang po, ganito ang dapat nating harvestin. Hindi po yung bumuka. Ganito lang siya. Kasi bukod po sa mabigat yung kilo niya, kapag yung nakaganito pa lang, yung nakabuka kasi may magaan na yung kilo nun. At saka ito, hindi ka agad-agad masisira. Yan. So, ngayon, hindi pa naman sobrang dami kasi unang harvest ko po to. Bali, pang ilang araw na ngayon simula nung in-update ko kayo. Bali, pang ulam pa lang ito. Yung mga susunod yon, yun ang medyo marami na ating aanihin. So, ayan na po yung mga bunga ng ating kabuting saging. Ayan na. Ayan po. Ayan.
ang dami. Ayun, mga nagtatago. Super dami po. Guys, ito pa lang yung una nating na-harvest. Kukunti pa lang. Pang 12 days niya po ngayon. Pero yung susunod, super dami na. Ayan guys, mag-harvest tayo ngayon pang 13 days na ng ating bed. Harvest tayo ng ating kabutihing saging. Ayan yung ating mga aanihin guys. Ayan, kasi may nag-order po. Ayan guys, pang second day po ng pag-harvest natin. Ito yung sa isang side pa lang po itong na-harvest natin dito. Ito pa lang, ha-harvestan pa lang natin. Okay. Guys, tignan nyo yung bunga niya po. Oh. Yan, yung bunga ng ating bed. Kahit doon sa kwa, nagsisiksikan sila. Ayun. Ang sarap mag-harvest. Hitik kasi sa bunga. Ayan guys, ito na po lahat yung naani ko sa isang bed. Pangalawang araw po to ng pag-aani natin. At ngayon ay ating kikiluhin kung ilang kilo lahat yung naani natin. Ayan guys, yung ating naani na mushroom o kabuting saging. Ang kilo niya po ay 1.55. Sa isang bed lang po yan. Ayan, effective po talaga yung abono natin na decomposted na goat manure. At nakapagpabunga tayo ng ating mushroom na sa second day po ng ating pag-aani ay nakakuha tayo ng 1.55 kilos. Ayan guys, maraming salamat po sa inyong panonood at sana po huwag niyong kaligtaan na i-subscribe ang aking channel.